Miss Universe Thailand 2022 na si Ana Suanggam Iem, bigla nga bang nalusaw ang ganda? Viral ngayon sa social media ang latest photos ni Miss Universe Thailand 2022 na si Ana Suanggam Iem dahil di umano ay malayong malayo ito sa kanyang looks noong siya ay nasa stage at lumaban sa Miss Universe Thailand pageant. Sobrang ganda niya roon at sobrang blumang, that's why she outshined all other candidates. Very confident din ang mga Thai na malaki ang chance ni Ana dahil nga sa magandang looks and body size and form nito, kumpara sa body size and form ni Anchaili Scott Kemmis last year. Subalit nitong nakaraang New York Fashion Week, kung saan naman imbitado ang dalaga, to do the runway, ay tila ba nagbagong anyo ito at halos di makilala sa kanyang hitsura. Say ng ilan, maaaring dahilan nito ay sa makeup artist, dahil maaaring iba ang makeup artist sa Thailand, at iba rin sa New York. Ayon naman sa iba, maaaring dahil sa mismong makeup, sa Miss Universe Thailand kasi, okay lang ang makapal ang makeup, while sa New York Fashion Week, hindi ganoon kakapal ang makeup. May nagsasabi pa na baka edited at computer enhanced lamang ang mga photos niya kaya sobrang gaganda and looks perfect ang mga nauna niyang mga photos. Kung inyong matatandaan, matapos manalo ni Ana as Miss Universe Thailand, kumalat ang ilang larawan na ang sasabi na isa siyang retokada, na dati di umano ay di katangusan ang ilong niya, at di kagandahan ang mukha. Ngunit dahil nagparetoke ay nagmaladyosa ang kanyang ganda. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay kumalat naman ang larawan na nagpapakita na mahirap lang di umano ang pamilya ni Ana, upang pasinungalingan marahil ang kakayahan nito na magparetoke, or maaari rin naman na isang paraan upang ipakita ang nakakaawang side niya. Subalit ayon sa unang nagpost ng mga nasabing photo, which is Masosology page, ang mga larawan ay nagmula sa Natch Aya Clinic, kung saan nagpa surgery procedure ang dalaga. Marahil ipinakalat ang mga larawan upang maging advertisement na rin, ipinagmamalaki rin na sinabi ni Ana sa kanyang interview na totoong laki siya sa hirap, na garbage collector ang kanyang ama, at tindera naman ang kanyang ina. As her story na nais nilang ipakagat sa tao sa Miss Universe, upang mas mapag-usapan siya. Subalit ang higit na umagaw ng atensyon ng marami ay ang latest photos and videos niya kung saan medyo tumanda ang kanyang hitsura, nagkaroon siya ng mga lines sa kanyang mukha, sa gilid ng kanyang bibig, at nawala ang bloom niya. Narito ang kanyang looks in motion nang interviewin siya ng isang reporter from Philippines. At kayo na ang humusga sa kanyang hitsura kung nagbago nga ba o hindi. Sinadya kong itabi ang kanyang video during Miss Universe Thailand, at ang kanyang recent interview to clearly differentiate her looks. Please watch at huwag kalimutang mag-comment. Tell us if nabudol nga ba niya ang Miss Universe Thailand organization. Like and subscribe. Thank you. Of course, all the Filipinos watch the Miss Thailand Universe. We were saying, oh, beautiful. How did it feel to win the crown? I think I'm so feel excited and I feel grateful. Because when I join Miss Universe Thailand, I think I want to win because I want to speak up about education and environment. So that's why when I win, I think, oh, I will succeed. I will to speak up for two things, and I think will be come true in the future. Yes. Now, why are you in New York? Oh, because I want to keep my experience before join Miss Universe. You know, because it is my first time to my abroad. Really? First time to go abroad? Yes, so that's why maybe Miss Universe they set up in USA. So that's why if I can come before Miss Universe, yeah. I can know people in New York, know people, many people like I can't see in Thailand. Yes. Tell me about your life when you were. Yes. When I was young, I visited with my parents, my dad and my mom, and my dad is a garbage keeper. Garbage keeper. Yes. Collector. Yes. Collector. And my mom garbage sweeper. In Bangkok. Yes, in Bangkok. Yes. So that's why I know, like underprivileged students, there are many a lot.
in Thailand, so me too. So I want to use my voice to speak up about environment and education. Yeah, that's amazing. Yes, because it's hard to me to successful about education because I grew up with not rich family. Yes. You didn't grow up with your family? Not rich family, poor family. Mm. Yeah, so that's why I think if I can use my voice into organization or someone who really read about education and can improve it and can improve education to access easy. Yes, for underprivileged children. Yes. It's so good. Well, I want to ask your opinion because, you know, the next Miss Universe 2023, not 2022, they will allow married women and women with children. What is your opinion about that? Do you agree? I think it's good because I think Miss Universe announced about this because they want to share everyone, like share opinion, like who meant not just not only just young women or new generation women, every woman, if they marry or if they have children, they equal. So I am so proud that I joined Miss Universe, and I'm so proud that if someday I am Miss Universe. What do you think is your best quality, your biggest quality, that's why you can win Miss Universe? What do you think? I think I am sincerely. Yes, every verse, every question is out of my mind. Yes, yeah. Out of my eyes too. So that's why every word, every answer I want to everyone in the world, when they heard my answer, when they look at me, they will have something, or they will empower, or they will can touch about my answer. So I think sincerity is the big special that I have. Miss Philippines, you know, you met her? Yes. No. Just in chat? Yeah, I just see her in the Instagram. She's so beautiful. Yeah, and you have many fans in the Philippines. Would you like to give a message to Filipino pageant fans? Babu, hi, Philippines. I'm so grateful, like, you. I just know with you, like, there are many people in Philippines like me or love me, so thank you for support, and I promise I will try everything in my best and I will improve everything to be successful in Miss Universe. So please support me.